dito yung mga akit dito ay pwede sila mag ano dito, mag rest muna or pahingaan to dahil medyo matarik din to eh. Ito pataas yung railings niya. So 1, 2, 3, 4. Mga tao, ngayong umaga ay pupuntahan natin yung BGC Ortigas Link Bridge. I-update natin yung hagdanan niya from Pasig to Makati and vice versa. So, tingnan natin kung bukas na ba ito dahil last vlog natin ay sinabi nila na March magbubukas to. So, yun, tara, samahan nyo, pupuntahan na natin. Let's go, let's go! So this time ay diretso na tayo dun sa may Santa Monica Street, dun sa may ilalim ng tulay, para ma-check natin kung bukas na ba ito. Right, nasaan tayo ngayon na West Capitol Drive at diretso lang to eh. Tapos kakanan ka na lang dun, yun na yung Santa Monica Street. Dito, yan. Ito yung Fairlane Street, dito. Yan, yung Fairlane Street, malapit sa tulay yan. Tapos dito tayo, kanan tayo dito. Tingnan natin, kumustahin natin itong hagdanan dito. Yun, bukas na yata. So ganito siya. So pinapakyat tayo, nagpaalam naman tayo. So ganito yung experience dito. Pag umakyat ka dito sa may tulay ay ganito katarik at dito ay hindi pa nalinis dito. So pag bukas to ay siguradong malinis to. So linisan nila to. So ito yung bandang papunta sa kabilang way nya. So as you can see dito ay matibay itong paggawa ng hagdanan. Ito yung railings nya. Ito kataas yung railings nya. So 1, 2, 3, 4. Mga habot na dangkal itong taas ng railings niya. Tapos dito, ito na yung bridge. Yan, kitang-kita na dito itong ganda ng bridge. Yan, ito yung papuntang Makati. Yan yung Makati side na yan. Tapos dito, nadaan yung mga tao. So halos parehas lang dun sa may Estrella Pantaleon bridge na merong 3 meter sidewalk dito sa may gilid niya. So baba tayo hanggang sa kabila. So akala ko ngayon ay magbubukas na to ngayong March. Sabi ng guard ay mga April pa. Yan. Dito yung mga akit dito ay pwede sila mag ano dito, mag rest muna or pahingaan to dahil medyo matarik din to eh. Yan. So ito yung pinaka pahingaan na area. Tapos akit ulit. Tapos meron ulit dito. Yan. Tapos ito, sa kabila naman ay ganito katarik siya. Yan. So halos same lang dun sa kabila. Yan. Yan yung itsura dito. Wow. Yan, may mga dumadaan din ng mga bikes dito. Tsaka yung mga scooter na maliliit ay pwedeng dumaan dito. Yan, mga nakabike yan. Tapos yung ano nya dito, ito yung pinaka ano nya pag halimbawa may pag lumindol, ganyan yung dugtungan nya. Dahil pag umalog yan, parang gaganyan yan, parang hindi masira tong tulay. Meron syang anti-shock absorber, parang ganun. So hindi ko lang alam yung term sa mga tulay. So ganyan siya. So sa lahat naman ng tulay, may ganito. Dahil dinesign yan para
pag medyo umalugman o lumindol ay meron siyang parang protection. Yan. Alright, ang ganda. So, akit tayo sa taas. So, puntahan natin yung gitna ng tulay. Tingnan natin kung ano yung itsura habang naglalakad. So, pinayagan naman tayo na mag-vlog dito. So, ganito yung itsura pag naglalakad ka dito. So, kulang-kulang ano to, 3 meters itong sidewalk niya. Dito. Nasa 2 and a half siguro. Or 2.3, mga ganun. So, yun. So, ang lamig dito. No? Wow. Presko ng hangin dito. Yan, no? Yung itsura niya dito. Tapos, kita mo naman dito sa baba niyo. Ito yung, ano na, Pasig River. Ngayon, sa tayo. Babang ka. So, punta natin yung kabilang side niya, dito. Yung ginagawa dito, na hagdanan, sa may Makati side. Puntahan natin. Siguro, itong span nito, yung from Makati, na hagdanan niya, papunta doon, ay nasa, siguro, nasa 150 meters to 200. Yung layo. So, medyo malayo rin. Yung itsura niya dito. Pwedeng-pwede ng daanan eh. Kaya lang, hindi pa ito bukas sa publiko. Yan. Yan o. Ganyan siya. Kaganda. Poba. Wow. Yan, may mga bikers din dito. May mga motor. Pwedeng dumaan dito. So, bigyan natin ng ano, si Uya, sticker. Makapag-subscribe daw. Hay. Ito kayo, sticker. Dalawa. Thank you. Sa police, pati military, pati mga barangay, napagkaginulo at nakaroon ng operasyon sa laban at buhay ninyo. Isang mabuti at matipuno at matapang na pangulo at handa na makipagbuno para sa kanyang grupo, yung handa niyang saluhin problema ng buong bansa. Sa dami ng naiwan na problema'y hinarap niya. Hindi niya tinanggihan kahit anong bigat pa yan. Kahit mahirap ay patuloy niya tayong pinapasan. Hindi ininda ang bigat kahit mapagod at puyat. Lahat sasaluhin upang maging maayos ang lahat. Yung pinunong kayang magbuwis kahit anong mangyari. Sa dami ng nagawa, yun din dami niyong sinabi. Di lang puro salita at di lang siya puro banta. Handa niyang aksyonan sa abot ng kanyang magagawa. Nakakalungkot lang bakit ang dami pang bumabatikos. Di daw na-aksyon si tatay at hindi daw kumikilos. Kung alam niyo lang siguro pakiramdam niya ngayon, lahat kanyang hinarap maging maayos lang kayo. Salamat po tatay Digong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang pangulo na katulad niyo. Di sumuko na pagsilbihan ang bawat Pilipino. At yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat. Dahil para sa amin ikaw yung pangulong tumatak. Kaya mahal naming pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Wala siyang labang inurungan kahit na ano pa yan. Tubong dabaw ang paninindigan niya ay malaman. Masakit magsalita, iba ang tabas ng bibig. Pero dahil doon maraming mga taong bumilib. Di mo makakaila na di mo rin siya hinangaan. Sa dami niyang nagawa at magandang nabalitaan. Kahit dami ang hadlang at ayaw sa kanyang ugali, di siya ang dapat sisihin kung ano ang nangyari. Di niyo dapat sumbatan, wala kayong karapatan. Dahil di madali ang lahat kanyang pangatawanan. Hindi tayo makakabangon kung siya lang lahat kikilos. Tayo ay magtulungan, imbis na siya ay ipatiko. Sa nangyayari ngayon, ramdam niya kung ano ang hirap. Hirap na dinadanas ng bawat isang pamilya. Na parang lahat tayo sa bansa'y nakakulong. At pinipilit maayos lahat yun ni Tatay Digong. Salamat po Tatay Digong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang pangulo na katulad niyo. Di sumuko na pagsilbihan ang bawat Pilipino. At yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na
nakabubura sa isipan naming lahat. Dahil para sa amin, ikaw yung pangulong tumatap. Kaya mahal naming pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Sana naisip nyo man lang ngayon na sa kanyang edad, problema ng bansa at sa trabaho lagi siyang babal. Di niya lahat sinukuan yon kahit siya'y masagad. At pinipilit niya lahat ng sinabi niya'y matupad. Gusto niya na rin na matapos to kung anong nangyayari. Dahil alam niya na ang nahihirapan ay marami. Bilang kayo pati siya ay gusto na rin sumuko. Pero di maaari dahil meron siyang pangako. Pangako siya yung tatay na magtatanggol sa ating lahat. Tatanggapin kahit masaktan mo pa siya at maiyak. Diiindahin mga sakit ng salita niyo. Dahil yung tapang niya walang makakapagpabago. Siya yung presidenteng di dapat patalsikin. Di dapat sinasaktan ng salitang matatalim. Yung Duterteng nakilala niyo noon hanggang ngayon. Di nagbago yun, siya pa rin yung Tatay Digong. Salamat po Tatay Digong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang pangulo na katulad niyo. Di sumuko na pagsilbihan ang bawat Pilipino. At yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat. Dahil para sa amin, ikaw yung pangulong tumatap. Kaya mahal naming pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Salamat po Tatay Digong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang pangulo na katulad niyo. Di sumuko na pagsilbihan ang bawat Pilipino. At yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat. Dahil para sa amin, ikaw yung pangulong tumatap. Kaya mahal naming pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo.